Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. This is Himala Vlogs. Saan sulok man po kayo ng mundo naroon, magandang gabi, tanghali, hapon or umaga sa inyo pong lahat dyan. Gusto ko lang po kayong batiin ng magandang gabi sa lahat, no? Ngayon po, itong aking ginagawang video, isang tutorial, Arabic to Tagalog tayo. So, mula dito lang muna tayo, no, sa ulo muna tayo. Gusto kong i-share sa inyo, sa mga hindi nakakaalam, at lalo nandito sa Middle East na mga baguhan, para konting kaalaman ang maitulong ko po sa inyo. Pero bago ang lahat, intro po muna tayo. Ayan, dito naman po tayo. Ayan, about naman sa buhok ang ating tutorial. Ang tawag po sa Arabic ng buhok ay shahar. Shahar po ang tawag sa buhok. Ngayon, ang mahabang buhok naman po, ang tawag naman po noon sa Arabic is shahar tawil. Ayan, ang tawag sa mahabang buhok, shahar tawil. Ngayon, ang tawag naman po sa buhok na maiksi ay shahar gasir. Shahar gasir ang tawag sa maiksi ang buhok. Ayan, tapos na tayo sa mahaba at maiksing buhok. Ngayon, ang tawag naman po sa buhok na makapal is shahar kafif. Ayun po ang tawag sa buhok na makapal. Shahar katif. Next po tayo, buhok na manipis, ang tawag naman po noon is shahar kafif. Kanina, katif. Ngayon po, kafif. Diba? Napaka, minsan po yung pagkakaiba lang ng mga words nila is sa isang letra. So, malilito ka, pero pag nakasanayan mo rin is madali na lang, no? So tapos na tayo sa mahabang buhok, sa maiksim buhok, sa makapal na buhok at saka sa manipis na buhok. Ang tawag naman po sa buhok na dry, yung dry na buhok ay shahar jaf. So ang tawag sa dry na buhok is shahar jaf. Yun, di ba? Sana po meron kayong natututunan kahit pa konti-konti sa akin mga pinagsasabi. Ayan, ang tawag naman po sa buhok na blandi, yan, ang Arabic naman po sa buhok na blandi is shahar askar. Diba? Shahar askar. Meron po akong binabasa kasi mahirap yung tayo magkamali ng pagtuturo. So, ayan yung aking sinulat, no? Para ma-pronounce ko sa inyo ng maayos. Again, ang tawag sa buhok na blandi is shahar askar. Next po tayo, ano po ang tawag sa buhok na kulot? Ang tawag naman po sa buhok na kulot ay shahar mujaad. Ayun. Ang tawag sa buhok na kulot ay shahar mujaad. Yun po ang tawag sa kulot na buhok. Yun po yung mga iba't ibang katawagan sa mga Tagalog at Arabic ng buhok. Buhok is shahar. Buhok na bahaba is shahar tawil. Buhok na maiksi is shahar gasir. Buhok na makapal is shahar katif. Buhok na manipis is shahar kafif. Buhok na dry is shahar jaf. Buhok na kulot is shahar mujaad. Yun po yung iba't ibang klase ng buhok. So sana po sa simpleng tutorial sa Arabic ng buhok ay na-share ko sa inyo ng tama. So punta naman po tayo sa part ng ulo. Ayan.
Ang tawag po sa Arabic ng ulo is ras. Yan, ras. So, ras po ang Arabic ng ulo, ras. Ang tawag naman po sa tenga is uddon. Udhon or uddon. Yun po yung tawag sa tenga. Ang tawag naman po sa mata, sana po ay nakakasunod kayo. Ang tawag naman po sa mata is ayuon. Ayuon or ayan. Ayan. Yun po yung tawag sa mata. Ang tawag naman po sa Arabic ng ilong is kashim. Kashim. Yun po yung Arabic ng ilong. Ang tawag naman po sa mukha is wajah. Wajah. Di ba kakaiba? Ayun. Yun po yung tawag sa mukha. Wajah. Yan. Ang tawag naman po sa bibig is fam. Fam. Yan po yung Arabic ng bibig. Ayan. Ang tawag naman po sa ngipin ay asnan. Asnan. Ang tawag sa Arabic ng ngipin. Asnan. Ayan. Ang kilay naman po, ang tawag dito sa ating kilay is hajib. Hajib. Yun po yung pag-pronounce niya. Hajib. Yan po yung Arabic ng kilay. Ang tawag naman po sa Arabic ng labi ay shifa. Shifa or shif. Yun po yung pronounce ng sa Arabic ng ating labi. Bibig fam. Kilay is hajib. Labi is shifa. Mukha is wajah. Wajah. Yun. Ang ilong is kashim. Ang ilong. Ang mata is ayun. Ayun or ayun. Ang tenga naman is udon. Udon. Ayan. Yung ulo ay ras. So, sana po sa aking mga pinagsasabi, sa mga munti kong ipinaliwanag sa inyo, konting tutorial about sa buhok at ulo, sana po ay nakatulong or makatulong sa mga kapwa ko OFW na hindi po alam kung ano sa Arabic ang part ng ulo. Yan, alam niyo na po sana. Sana po mayroon akong maayos-ayos na nasabi at na ipaliwanag ko sa inyo sa tama, ng tama at na napakinggan niyo ng tama. So, habang nagsasalita ako, makikita nyo naman po sa aking, ilalagay ko naman po yung Arabic to Tagalog po ng aking mga pinagsasabi para mas maunawaan ninyo at mas maintindihan nyo po yung ating tutorial. Ayan, again, maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa aking munting tutorial, Arabic to Tagalog ng part ng ulo at buhok. Ayan, mga kahimala, maraming salamat. Hanggang sa susunod na ating mga tutorial, ituturo ko pa po sa inyo ang mga iba't ibang katawagan sa ating katawan. Tagalog to Arabic. See you and God bless po sa inyong lahat.